Number 10, how can I change my life? Na ito po ang isang question, tanong na napakarami na paano mo nga mapapaguhin ang ating buhay? Na we've been trying, mga kapatid, na napaguhin ang ating buhay. Sabi nga, pag January 1 daw, sulat tayo ng sulat na my New Year's Resolution. Na yung New Year's Resolution na yun ay puro pagpapago. Hindi na ako gagawa ng ganito, hindi na ako pupunta sa ganito, hindi ko na, ang daming mga hindi. January man natin sinulat, na bago mag-Pebrero, mga kapatid, na nabayonate na natin lahat ng ating sinulat. Diba? So how can I change my life? Ito na po masasabi ko sa inyo, mga kapatid, man cannot change man. Na ang tao po, hindi niya kaya paguhin ng tao. But God can change man. Ha? Diyos lamang po ang pwede magbago sa atin. Ano po? Kaya tayo natin kumayo kung sa tulad yan yung mga Bible. Dito po sa Genesis chapter 32. Genesis 32. Okay? Nandiyan po sa ating nanulingan, monitor. Genesis chapter 32, beginning verse number 22. 32:22. Hanggang sa kahuli-hulihan po ng ating talata ng chapter na yan. And he rose up that night and took his two wives and his two maid women servants and his 11 sons and passed over the ford Jabbok. And he took them and sent them over the brook and sent over that he had. And Jacob was left alone, and there rested a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go except thou bless me. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. And Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. And he said, wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there, and Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. And he passed over Peniel, the sun rose upon him, and he halted upon his thigh. Therefore the children of Israel eat not of the sinew of which one, which is upon the hollow of the thigh, unto this day, because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew that swung. Ay, po sa pagdating na natin. Mapagpala natin Diyos, salamat sa pagkakabasa ng iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon. Pangunan mo, pag-aaral na ito. Dalangin po namin, buhay ang palata, aming po mga mensahe, galing sa inyo yung patuloy mo sa puso ng bawat isa. Panginoon, alam mo namin na isa po sa pinakamahirap gawin ay ang magbago, Panginoon. Hindi po namin kaya magbago, Panginoon, nahanin po namin yan. Pero sabi mo nga, Panginoon, kung pwede mo po kaming baguhin. Kaya, Panginoon, nananalangin nga po kami, ilusin mo po ang bawat puso, bigyan mo po ng liwanag ang bawat kaisipan, Panginoon, sa umaga mo. Maglintas po kayo ng mga kaluluwa, kung meron po sabi ka lang na, alam mo at iyan ng lalo. Naway, Panginoon, kausapin mo po siya, makita niya po, Panginoon, na kailangan niya po kayo sa kanyang po, o Diyos, ay aming hiniling sa lamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muna po tayo, mga kapatid. Now, how can I change my life? Na yun po ang ating topic nga po ngayon. Na dito, mga kapatid, this is a very common problem, ano po, question sa marami po, no? Na gusto natin magbago. So, how would you like to change, no? Yung ating buhay o yung ikaw mismo na paano ba gusto mo na maging magbabago sa inyo? Na maaari siguro yung ating attitude, pag-ugali. Gusto nating baguhin, mga kapatid. Ano po? O yung ating pong nakagawian, yung mga habit po natin. Na ang iba nga mga kapatid, we even change the way we look. Diba? Kaya may nagpapakulay ng buhok, nagpapahaba, nagbibigote. No? Kasi gusto nating baguhin na yung ating anyo.
At iba naman siguro, that we want to change yung po mga kahinaan ng ating buhay. Ano ba yung mga kahinaan mo? Na para bagang hirap na hirap kang mapagtagumpayan niya sa iyong buhay. So, dito po, maraming ganyan ang ginagawa po natin, pero ang problema po, no, hindi nagtatagal. Bababago natin ang ilang araw ng ating pagkatao, then, sabi nga natin, for a while, then umabalik ulit. It does not last. Sabi nga, no? So, bakit nga po gano'n? Mga kapatid, baka ang nangyayari po sa atin, ano, what we focuses sa ating change, sa ating buhay, ay yung external. External lang. Rather than, dapat yung pagbabago ng gagaling internal. Ano ba yung ano, yung external? Ano ba ba? Agawa ka ng kasalanan. Ha? Tapos na huli ka. Tapos sabihin mo, sige, patawarin mo na ako. Pangako ko sa'yo na hindi ko na uulitin. So okay, no? For a while, ano po? Natupad mo yung pangako mo, pero hindi tumagal, nawalan mo din. Di ba? Lagi ka lang, hindi ako magsisinungaling. Ano po? Na, pero nagsinungaling ko ulit. Na magiging honest na ako, naging dishonest ka pa rin. Sa nangyayari ng kapatid, hindi po tumatagal because people, we, focuses on external. Dapat po internal. Na? Para pagka tayo po, we are looking for a behavior, pero God is looking na, at attitude. Amen? Na? We look at the action, but God looks at the inside. Ayun po. Kaya para magkaroon tayo ng pagbabago na talagang sabihin po natin, tatagal hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, dapat po ang pagbabago ng gagaling po sa loob, mga kapatid, na at yan po'y lumalabas at para maging totoo po yan, kinakailangan natin ng Diyos. Amen? And let's be honest, mga kapatid. So many times that we try, pero we fail. Bakit nga po? External kasi. External. Kailangan po, internal po yan. Kaya ngayon po, ating po tignan, yung nabasa po natin yung story ni Jacob. Na dito po, si Jacob, siya po ay nakipag-wrestling sa ating Panginoon. Nakipag-wrestling. Kaya ito po, itong passage na ito, ay punong-punong po ng mga symbolism, mga principle, mga kapatid, na pwede natin i-apply sa ating mga buhay at makita po ang pagbabago sa buhay ng isang tao. Ano po? Kaya ito po ang turning point na po ng buhay ni Jacob. No? That nung siya po ay talagang dito nakapag-wrestling sa ating Panginoon, ang nangyari po sa kanya na Jacob was never the same again na kanya pong buhay. Amen? Nabago po siya, mga kapatid. Kaya dito po, no? Pag sinabi natin, alam niyo ba yung wrestling, palagay ito po, no? Ano yung smackdown ba? Smackdown ba yun? Smackdown, di ba? Alam niyo po, ano po ba ang pinaka, sabi natin, ano yung labanan ng wrestling? Eh, dapat, you need to pin down yung iyong opponent, mga kapatid, hanggang sumigaw siya na hindi ko na kaya. Ganyan po ang wrestling, di ba? Gagano na, tap out. Amen? So, ibig sabihin, suko, talo. At dito nga po, mga kapatid, yan ang naranasan din na buong si Jacob. And dito ba kita natin, ano kasi mga tao si Jacob? Well, the name Jacob. No? Alam niyo po ba paano ibig sabihin ng pangalan Jacob? Ang pangalan Jacob, ang ibig po sabihin niyan, manipulator. Ano pa? Swindler. Ano pa? Cheater. Amen? Sabi ko rin, mga kapatid, sa pangalan pa lang, nakita na natin ang kahinaan ni Jacob. Meron ba Jacob na pangalan dito? Kaya yeah, parang magsarap pakinggan Jacob. Ano man daraya ka rin? Alam niyo ba, sinabi, ano pangalan mo, Jacob? Ganda. Ikaw ang pangalan mo, Hilario. Parang pangit mo, Hilario. Pero kung titignan niyo po, no? Mas maganda ang meaning ng Hilario kesa sa Jacob. Ang Hilario, eh, Hilarius po yan eh. Masiyahin tao, di ba? Pag sinabi ni Jacob, mandaraya, magnanakaw, swindler, manipulator, manggagamit ng ibang tao para maitaas niya yung kanyang sarili na gustuhan. So yun pa, no? Kaya, he was always using people, no? And he was always getting into trouble because
he use different kind of people. Sa agamit niya sa kapwa niya po, lalo naman po siyang napapahama. Kaya tignan niyo pala, paano na yun ang pagpapago? Na, how does God change Jacob? And how does God, mga kapatid, change us? Na, tatlo o apat po, mga kapatid, na pinses ang ating pong kukunin po dito. Na, para bang ang fourth step ang ginamit ng Panginoon dito po para maipaliwanag how can we change our life? Number one, ito na po, phase one. He start with a crisis. Now, he start with a crisis. Sabi po daw sa 22, verse number 24. And Jacob was left alone. And there wrestled a man with him until the day, the breaking of the day. And when he showed that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, and he wrestled with him. So, verse 28, so look at that, verse 28 na, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince has not power with God and with men, and has prevailed. So, ano po ang makita po natin dito? Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, pag sinabing wrestling, ang pinaka dapat mangyari po dyan, the point ng wrestling po is to pin down your opponent. Ano po? Sa hindi kami na, ito po si Jacob, nakaranas po siya, na nandito na po siya, pin down na po siya. Hirap na po siya, mga kapatid. Hirap na siya, hindi na siya makagalaw, mga kapatid. He came to the point na, na wala ng pagkapanalo sa kanyang po sitwasyon. Sa hindi kami na, mga kapatid, tingnan niyo po, isa sa ginagamit ng Panginoon para tayo po ay mabago ay yung mga pagkakataw sa ating buhay, makakaranas tayo ng mga krisis. Problema, matitindi, mga kapatid, na karanasan, na matitindi na masasabi po natin ng krisis sa ating buhay, yung mga struggle po natin, na, na parang there is there is no win solution or situation po ang ating pong nararanasan. Yan po ang mga krisis eh. Na hindi ko po alam sa inyo, baka ngayon po kayo nakakaranas ng krisis. Na maaari ikaw ay nalugi sa negosyo. Amen? Maaari ikaw ay nakatag sa trabaho. Maaari ikaw mga kapatid ay nabigo sa anumang mga ine-expect mo na magtatagumpay ka. Hindi ba? And those are crisis na masasabi po natin na pwede natin maranasan. Na, kaya mga kapatid, ano ba yan? Bakit pa nangyayari sa atin yan? And that is maybe God is using your phase one na yan na it will start sa mga crisis. Lagi natin sinasabi, na sick and tired na po tayo. Di ba? Na pag may news sa social, sabi niya, sick and tired. Ano yun po? Kaya sinasabi yan, sick and tired of being sick and tired. Di ba? Pagod na tayo sa pagiging pagod. Amen? Na kaya yun po yung mga krisis po natin. Nagkakaroon tayo ng tinatawag ng mga internal struggle. May mga problema ka. Na? Merong mga sabi natin, mga kapatid, na talagang hindi mo kaakalain na mangyayari yan. At ngayon, yan po ay naranasan mo at hirap na hirap ka. Amen? Siyempre may purpose po dyan. Ito po ang point ng ating Panginoon dyan. Okay, ito po. God uses crisis to get our attention. Amen? At ang minsan kasi nakakalimot na tayo, mga kapatid. Amen? Alam niyo po ba yung blessing sometimes ginagamit ng Diablo para makalimutan natin ang Diyos? Now you, when you experience, sabi na natin, malugod ka na sa buhay, di ba? Everything that you needed, nandoon na lang, abog kamay mo lahat, mga kapatid, hindi ka na kailangan, di ba? Iikot ka lang ng parang 360 degrees, everything na kailangan mo nandoon na. Di ba? And those are the times, mga kapatid, our blessing is now turning to become a curse. Nagiging sumpa. Di ba? Para mga ating laging tingin na lang ay puro po vertical. Di ba? Vertical po doon. Vertical dyan. Vertical dyan. Na nakakalimutan na natin.
tama ba yun? Horizontal, horizontal, vertical pala, horizontal, baligtad. Diba? Minsan nakakalimutan na natin, tumigala sa langit para maalala ang ating Panginoon Diyos. Then God, will get our attention sa paano paraan, ihihiga ka ganyan ngayon sa karamdaman. Diba? Kaya ano ba yun ang makikita mo na lang? Kaya tingin mo ngayon, hindi na horizontal, puro vertical na lang. Pwede ba? O, na-pin down ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Marami mo nakakaranas niyan. Dahil na sila ay lumalapit sa Panginoon sapagkat sila ay nakakaranas ng sobrang tinding problema. Amen? Maaari naging broken-hearted. No, nabigo sa pag-ibig. Na minsan, mga kapatid, mas palagi ang ginagamit ng Panginoon yung mga emotional issues para po, kanya po, na mailapit ang mga tao sa Panginoon Diyos. Amen? So yun po, kaya tingnan niyo po, mga kapatid, kaya pag ikaw ngayon ay nakaka-experience na ng mga crisis sa iyong buhay, mga kapatid, na anong masasabi ko po sa inyo? Then congratulations! Congratulations. Bakit? Because God is getting ready to change your life. All things work together for good. O, binahaka, dito si Mario, dito si Maria, di ba? Yeah, boyfriend yata ni Yolanda yan eh. Diba, amen? O, mahal sabi mo, I have lost everything. No, nasira yung gamit mo. No, ngayon, mga kapatid, bakit ka nakakaranas ng crisis? Eh, baka nga nakakalimut ka na ng Panginoon eh. Now, God is only getting your attention. Kaya pag ikaw may crisis ngayon, then congratulations, because God is now ready to change your life. Amen. Kasi mga kapatid, kung tayo lang, hindi natin kaya ng bago eh. Amen? O ilan sa atin, mga kapatid, ang maaaring makapagpatutuo na ilang beses na natin sinubok, baguhin ang ating sarili, nabibigo tayo. Pero nung tayo ay nagsubo ng buhay na Panginoon, doon po tayo nabago. Ang iba sa atin, parang hirap pa. Dapat sinabi, atin naman kayo ng church. Dapat yun, pag merong pagkakataon, pag merong libre po na. Amen. Nagsinabi nila, pagyan tayo sa SM. Sige, kakansinahin ko lahat yung mga appointment ko. Makapunta lang doon sa mga, di ba? Mga lugar na gano'n. Na? Eh, yan po, mga kapatid. Na God is now. Alam niyo po yung mga eagle, yung mga mother eagle. Na the mother eagle, mga kapatid, ang gagawin niya po, no? Kanya pong ginugulo yung kanila, ano, yung nest. Na para yung mga baby eagle na yan, mga kapatid, magiging uncomfortable na po doon sa kanilang mga nest na yan. Kaya ang gagawin ng mga baby eagle na yan, lalabas sa kanilang nest, lulundag, kasi hindi na nga komportable. And that is the time they learn how to fly. Amen? Amen? Kaya minsan mga kapatid, alam niyo ano? Ha? Pinapayagan ng Diyos gumulo yung ating mga pugad para lumabas naman tayo, matuto tayong tumingala sa ating Panginoon Diyos. Diba? Now it is human nature to put up changes in our life. Lagi po ganyan eh. Dapat sinabi na nag-uusapan na natin, pagbabago, ayaw nating magbago. Amen? Parang nung araw mga kapatid, Bible student pa lang ako, meron ako sapatos. Eh talaga naman, napakaganda yung sapatos. Ang pangalan nun yung otakuko. Alala nyo ba yun yung otakuko ng sapatos? No? Tinapo na po ng mga pinsan ko sa basura yun. Eh nasave ako, nag-Bible school ako. Wala akong letter nyo. Nakita ko sa basura, nilinis ko ba? Nakita ko made in Japan. Ang tibay mga kapatid. No, otakuko. Talaga naman napaka-komportable. No, ayaw ko na po yung palitan. No, suot-suot ko po yan. No, mula no, ako ay perfect sa Bible school hanggang 10 years. Yun ang suot ko. At actually po, no, Pastor Pacos, o suot ko pa rin yan eh. Na, napakaganda na yung kapatid. Napakaayos. Yun na lang, siyempre, dahil araw-araw ko suot, nabutkot, nabutas siya sa mela. Na? Kaya nga kapatid, hindi ako, kung nakakaupo ako sa church, hindi ako makakaupo ako ng ganun. Nakikita, libutas eh. Ano po? Pero napakaganda pa yung iba po, napakaganda. Sabi ko, okay naman
niyan, hindi na lang magiging 4 para hindi makita yung utang. Eh, di ba? Maganda kasi, bakit naman pwede? Kung alam niyo sa 4 na yun, maganda. Na hanggang dumating yung tag-ulan. Nakalam niyo na kung ano nangyari. Di siyempre, yung tag-ulan, mga kapatid, na pira, na yung dumi ng medyas mo, kasi dumi ng kalye. Umapasok na yun. And that was the time I was there. Na para pagkang yung pa ako, hindi na komportable. Medyo, di ba, pangit na tignan. Medyo, di ba, alam nyo na di ba? At medyo, nasa airport na, mga numuy-numuy pa po yun. And that is the only time na kailangan na pala siyang palitan. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, na sa crisis ng ating buhay, dumarating po yan eh. We become uncomfortable. Di ba? Na kaya anong dapat natin gawin? Well, get out! Na? At baguhin na natin ang ating buhay. By the grace of God, kaya yung mga crisis na yan, mga kapatid, well, God uses crisis to get our attention. Naalala ko ng high school po ako, ikaw pinapansin ng tatay ko, graduation, grade 6, hindi umaten. Sabi ko, kasi busy siya eh. Hindi pa siya kasi mayor, busy pa lang. Hindi, marami pa nga lang. Marami na siya, marami na siya pasap. Siya po ang municipal dentist namin. Lagi marami pasyente doon sa, ano, sa health center. So, okay lang. Mati yung aking lola, yung kanyang mother. Nung high school po ako, hindi na mahatin. Yung lola ko na mahatin. At sabi ko, hindi na ayos ito. So, meron po siyang Willis Legip, mga kapatid, na spin. Eh, magulong lang ako mag atrasapante. Kinuha ko yung rusi, pinaandar ko po doon sa highway. Lalo pa, parating na ako sa bahay, ando doon siya sa pintuan niya, baka nakagano'n na, galit eh. Bakit tinakas ko yung jeep eh? Na, ang ginawa ko po, ipinangya ko doon sa bakod. Alam niyo ka doon nangyari? Now, sabi ko na, you got my attention. Amen? Yan nga na. May bata pa rin ako. Nakukulay akin yun ng tatay ko, bata pa rin ako. Malala, may mga kapatid, ano? Yung mga crisis po na yan, dumarating po yan, mga kapatid. Dumarating. Ano po? Kaya how many times ang God, na para pagkakang kailangan pa umulan ng malaka, umulan ng palagian, para tayo po ay, di ba? Mamotivate, magbago. Kailan niyo ba tinatagpian butas ng bubong ng inyong mga bahay? Tag-araw? Hindi, tag-ulan eh. Kung kailan mahirap tumikin yung bulkasin. Tama? Na? Kaya nga kapatid, minsan ano, kailangan natin ng maraming ulan para tayong magbago. Amen? Oh, kaya yan po mga kapatid na, finally, crisis came and you gave up. Yun ang masama. Tandilan niyo pa po rito sa kasunod na point po natin. We never change until the pain becomes greater than the fear of change. Alam niyo, minsan yung ipin natin pag sumaki? Okay lang. Pero pag hindi na natin, di ba, namin, ang sakit-sakit, babunod mo lang, takot ako eh. Nagtatakot ako sa dentista. Di ba? Oh. Kaya, tinitiis mo ngayon. Kasi takot ka. Until the time, mga kapatid, na hindi mo na kaya yung sakit. Kaya gagawin mo, sa kapag namamagana, sa kapag pumunta ng dentista, at sasabihin mo, Madam Dentist, pakibunod nga yung ngipin ko. Sabi ng dentist, ay naman din pwede. Magay. Uminom ka muna ng antibiotic sa 7 araw. Ito mo 7 araw mo bang titiisin yung ino yung sakit? Hindi ba mga kapatid? Oh, kaya pagdating, na, nasabi nga yan, we never change until the pain becomes greater than the fear of change. Nakita niyo po? Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, yung mga problema, dumarating yan.
Yun din ang ginagamit ng Panginoon para po tayo mabago. Amen? And I talk to a lot of people, mga kapatid, na nawindo po sa Panginoon for the very reason na sila po ay nakakaranas ng matitinding problema. Ang lagi ko na sinasabi, kaya mo nararanasan yan, ay siguro nakakalimutan na Diyos. Na gusto ng Panginoon, kunin ang iyong atensyon, na gusto ng Panginoon, matutunan mo itong point na ito, na, huwag kang matakot sa pagbabago, na magbago ka na hanggang hindi pa tumitindi yung nararanasan mo, kapigatian o yung pain. Amen? Kaya dito po, si Jacob struggled, sabi dito, di ba, until the breaking of the day. Sabi kami, nakikagbuno siya sa Panginoon hanggang umaga, hanggang nagbuhang iwayway mga kapatid. Kaya finally, the pain was so bad that he finally had to do something, mga kapatid, doon sa pain na yon. Amen? Amen? Now, kaya God brings crisis into your life, into our life. Now, God loves you just the way you are. Lagi niyong pumaalalahan niya, mahal tayo ng Panginoon. Kaya minsan, inayaan niya, magtagal yung crisis po sa atin para po makuha natin o makuha niya ang ating atensyon. E ano ba yung mga crisis na naranasan mo po ngayon? May problema ka ba kapatid? Mabigat pa. Anong gusto ng Panginoon sa'yo? Eh, tumigil ako naman sa atin. Medyo tingnan lang sa tangi muna. Huwag yung puro nakita mo material na bagay. No? Yaman ng mundo. No? Kalayaman. O kalaswaan. O kung ano man. No? Tingnan lang ako sa atin. Amen. Pangalawa, phase 2. Commitment. Commitment. Verse 26, and he said, let me go, for the day breaketh, and he saith, I will not let thee go, except thou bless me. Amen? Kaya dito po si Jacob, makikita natin yung kanyang pagiging persistent. He was determined, mga kapatid. He is going to stick with it and fight out, mga kapatid. Hindi po siya mati-quit at sinasabi niya, gusto ko magbago, baguhin ko ako, at hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pinagpapala. Amen? Kaya dito po, kailangan kung gusto natin magbago, mga kapatid, well, we need to make some effort. Natulungan naman natin ang ating sarili, magbago tayo. Diba? O, nung time na aking pasinurender yung aking paninigarin nyo, napakahirap. Pero sabi ko, Lord, gusto ko po eh, baguhin mo po ako, ayaw ka na mauling peto. Na parang bumulog niya, magtutupras ka. Kasi magbago tutupras, ayaw mo na pasinigarin nyo eh. Diba? Pagkatapos magtutupras, ayaw na lang, magtutupras. Eh, magtutupras, kahit ka lang hindi. Ayun, kahit ka lang hindi, kahit diabetic ka po yun eh. Hintay niyo, kung paano ko pinaglabanan yung paninigarin nyo, naging diabetic ako, para mamagtanong ba yun niya. So, we need to make some effort naman, mga kapatid, no? To put a lot of energy into yung ating kung gustong baguhin. Na parang tayo mo yung nag-i-invest. Na some of you have put time and money, at hindi po ating na niya. Isa po, sa napakalaking investment na po natin, mga kapatid. And I would like you to be very, sabi natin, no, serious of this. Napakalaki. Yung ating pamilya. Amen? Alam niyo po ako, mga kapatid, lumaki po ako sa broken family. Ah, yun po yung mga na, di ba? Yung mga, sabi kayo, OFW, pag grabe, uy, dadalitin na tatay mo, natutuwa yung puso. Sabi niya, hey, ganyan yung tatay mo, dalawa lang tatay mo ngayon. Amen? Di ba, mga kapatid? Napakalaki po ng investment eh, natin sa ating pamilya. Na kaya nga, kapatid, kayo po ay makakilala sa Panginoon. Ano ang dapat buwatan natin gawin? Sabi po, mga kapatid, sa Bible, husband, love your wife. Mag-amen naman kayo mga nasa.
Amen. Oh, husband, love your wife. Sabihin nyo na sa wife nyo na yan, mga katabi mo, I love you. Ahiya. Kaya kayo nagkakahiya, hindi kasi kayo sanay. Na para ang dali-dali yung sabihan ng I love you, hindi yung asawa eh. Pag hindi yung asawa, napakadali sabihan I love you. Pag yung asawa, yung tayo ako. Sabi ng Bible, husband, love your wife. Ano naman ang kapatid? Sabi naman doon, wife, submit to your husband. Ibig sabihin, dapat yung mga husband ang astig, hindi yung wife. Sabi nga, well, sabi ko nga, the husband is the head of the family. Diba? Sabi naman ng wife, oo nga, ikaw ang head, ako naman ang leeg. Sino ba nagpapaikot ng head? Di ba leeg? Amen. Oh, ano pa sabi naman ng kapatid? Children, obey. Diba? Yung ating pong marriage. Kaya diba lagi ko sinasabi, Stendel, hindi niya ako pwedeng iwanan. Kasi pag sinabi niyang lalayasan niya ako, sasama ko sa kanya. O diba? Hindi ka pwede mag-iwanan. Sasama ko eh. Amen? Bakit po investment po yan? Napakahirap na. Napakahirap po mga kapag yung magpakain na hindi mo kaano-ano. Hindi ba investment yun? Tapos bigla na nalang sisirain ang ganun-ganun na. Amen? So, meron pong commitment po dyan mga kapatid. Kaya lagi ko po nilasabi sa mga nagpapakasal. Hindi po ang nagpabayad sa inyo ay yung pag-ibig lamang. Yung sasabi mo, ba't ka nagpakasal? Mahal ko kasi siya eh. Ba't mo siyang pinakasalan? Mahal niya kasi ako eh. Diba? Paano ko nawala na yung pagmamahal? At ang merong everlasting love naman ay ang ating Panginoon. Kung sila niya, I love you with an everlasting love. So, ibig sabihin, sa tao po hindi. Kaya naman, kapatid, ang pag-ibig natin sa ating pamilya, sa ating asawa, minimintain po yan. Amen? And that is a commitment. So, ibig sabihin, hindi lamang pag-ibig, commitment dapat. Kasi merong mga pagkakataon na, kapatid, nawawala ang pag-ibig, pag nag-away ang mag-asawa na yan, sasabihin niya, I love you. Kaya dali niya sabi ko nga sa inyo, tutukod-tukod sa dalawang iyon. Eh, pareho pong totoo yun. Yung I hate you at I love you. Depende sa oras na sinasabi yan. Siyempre, pag galit, I hate you. Eh, tama talaga. Yun ang nararamdaman. Pero pag hindi galit, di ba, mga kapatid? I love you. Eh, tama rin po yun. Pero dahil may commitment po kayo, mga kapatid, hindi dapat nawawala. At hindi po dapat sumisira yung tinatawag na natin investment. Commitment. Amen? No? Kaya yung po dapat natin gawin, you don't want to lose yung investment po natin na ginawa o ating po talagang pinagkukulan na. Kaya ayaw natin mga kapatid, di ba? Na nakasabi na sa yung asawa mo, sumakabilang buhay. Okay. Let me insurance you. Paano mo sumakabilang bahay? Sakit ng mundo yun. Amen? Amen? Kaya kayong mga mister na nalangin ko, pag-uwi niyo mamaya, i-take niyo yung asawa niyo kung wala rin. Amen? Wala po kami pere. Di ba sabi ko mga sinyo, kung gusto niyo po ng Chinese restaurant para kainin niyo, dali niyo sa Chowking. Pero ano to, 90 pesos lang yata yung siopaw at saka mami. Amen? Oh, kung gusto niya naman ng Italian, mga pasta, na, mga pizza, bilhan niyo ng 3M. 3M pizza, wala budget niyo. Amen? Amerika naman, Amerika. Na, Amerika, di ba? Oh, dalhin mo sa Burger King. Amen? Napakaraming mura naman dyan eh. Oh, di ba? Kaya yan po, mga kapatid. Sayang naman eh. Na? Kaya dito, sinasabi po rito, mga kapatid, ni Jacob, hindi kita bibitawan ang hindi mo pinagbibinibles. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako tinutulungan na magbago.
because He wants to see if we really mean business. Kami tidak mengenai serius apa-apa dalam membantu. Am I serious about change or is this just yung pati na sabi natin na parang ano lang yung ningas mugo, di ba? The normal reaction to our weaknesses and problem is to run from them. Lagi po kasi natin tinatakbuhan yung problema. Di ba? Para pagkat we always wanted to get out of yung mga situation na yan. Iwan natin at tapos sabi natin, mag-quit na ako at saan po yung commitment natin. Mga kapatid, kung talagang gusto mong magbago, mga kapatid, no? Panalangin mo sa Panginoon na ako ay magbabago. Panginoon, gabitin mo ang buhay ko na ito na maglingkod sa iyo para ang aking pagbabago ay patuloy-tuloy na. Amen? Point, isa pa pong point dito. Gusto ko yung kayo. Many people miss God's best because they give up too soon. They gave up or give up too soon. Ano po? Para magkat, ito na po yung sagot. Para sa amin na, no? The solution of the problem is just around the corner. Pero ang problema mga kapatid, you just missed the turn. Hindi ka lumiko eh. No? Nag-quit ka kagad eh. Alam niyo ba, marami po sa atin, we are a, para mga Buddhist founder, pero bad finisher. Amen. Tanong, ito po ha. Ilan sa atin, now how many of you in the last 12 months have started a physical fitness program? Last 12 months. Nag-umpisa ka ng physical, di ba? Let's get physical, physical. Amen, amen. Di ba? Kaming jogging, yung mga kayo, ano ba yun? Yung sumba-sumba. Di ba? Hindi ko natatanungin kung sino pa sa inyo ang gumagawa pa rin yan after 12 months of setting up a program. Ano ba makita natin dito? We are a good starter, no? No question. Pero ang tanong, natatapos ba natin? Amen? Ako po maraming beses na nag-attempt mag-diet. Now, then later on, I decided na ibigay na yung healing. Sabi ko, hanggang yung diet, hindi nawawala yung tea, okay lang ako. Amen? Kaya pag inalisin na yung tea sa diet, babay na. Okay, magaling tayo na starter, mga kapatid. Kaya tignan nyo, help yourself to change. Amen? Alam niyo po, pag may issue kayo, lalo na yung sigarilyo ng araw, hindi po makalimutan kasi yung struggle mo dyan, napakatindi. Now, March, mga kapatid, nagsubok ko, 1980, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga bisyo, ito po ang aking sigarilyo na sinusubok ko po sa inyo. March 8. Galing ako sa church on Sunday yun. 1980, nung pag-uwi ko, sabi ko, Lord, alam ko kung sino po na yung sigarilyo mo sa inyo. Pero marami po kung natitire. Pwede po ba hanggang alas 12 mamaya? Bukas wala na. Nakiusap ako. So inubos ko po yun 9 ng gabi hanggang alas 12. Wala po pati yun. Left and right. Ganun. Hanggang alas 12. Kinabukas ang pag-isip ko, wala na. Lalo pa nga po eh. Now, after 2 days, dumating yung kapatid ko, si Obed, nasa yung galing sa uwi. Ang daming dalang mga Malboro ng Blue Seed. Sabi ko, Lord, ano ba naman ito? Blue Seed. Meron pa mga, di ba, mga Johnny Walker. Meron pa mga, ano yun, mga Black Label. Sabi ko, napakatindi naman ito, Lord. Pero yung nangako na po sa iyo. Sabi ko, hanggang alas 12 na lang, no? Eh, yun na. No? Tapos kayo, sasakay ka sa jeep. Di ba? Sasakay ka sa jeep. Yung katabi mo, maniligal niyo. Tapos sumusuputan. Di ba, mga kapatid? May marami na. Naging struggle, mga kapatid. Pero ano po, ang dapat natin, hindi niyo po, no? Many people miss God's best because they give up too soon. At ako po, mga kapatid, ipapatutuo po sa inyo
mula noong 1980 hanggang ngayon, inalis ang Panginoon niya. Amen! Ilan Diyos. Di ba? Oo. Kaya mga kapatid na God usually, ito po, inaabit niya naman yan layer by layer. Oh, sabihin natin na pagkagumaya mo na yung ating paninigal niya, meron pa rin mga naiwan pa eh. Meron pa rin naiwan. No? Eh, saka, ang tagal pa naman mga kapatid nun eh. Napakatagal, meron niyo po ha, nag-umpisa po ako noon, no, ako ay mga, siguro mga 13 years old. Inabot ako ng 22 years old. Na yun, eh hindi mo na agad patatapkes mga kapatid yung mga natutunan ko yan. Kaya ginagawa na natin Panginoon layer by layer. O naalis siya na sa akin paninigal niyo. No? Meron pa rin siya aalisin. Na yung pagsisinungaling siguro. O yung mga ganito pa mga kabunduan. Layer by layer mga kapatid. Kaya huwag mo sasabihin, Lord, discouraged na po ako. Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Eh what? Hindi ka naman talagang mapapago overnight eh. Pero kung mapapago ka overnight, ay sabihin na natin 40 years old na po ngayon, yung 40 years old na yun na inilagay ng sasagutan sa utak mo, sa iyong pag-uugali, sa iyong puso, hindi po basta-basta maaalis ang overnight yan. So, God will work on you layer by layer, mga kapatid. Tinatakyasan na po. No? At least, meron pagbabago. Dati suplado ka, may hindi na. Suplado ka dati. Ang ganyan, naging mas naging suplado ka pa. Isa, meron dito dati, buti nga yun, hindi. Walang magkano yun, buhay lang sa'yo, kaya pinakamayan eh. Pero ngayon, pinakamayan na ako eh. Amen? Si brother rin eh. Di ba meron ba natin? Abisa tayo natin kapatid ng church. Pero ngayon, masarap pala doon sa church, doon sa Bible Baptist Church. Napaka-pogi pala nung song leader doon. Kaya Sunday ako na song leader ko dito. Di ba nga naman eh? Oh, kaya, be committed in getting God's best. Now, there is hope you will be able to change, but don't give up. Ah, pag yung sabihin, di na ako mababago, mababago ka pala. Kung si Jacob, binago ikaw pa. At tanong, swindler ka ba? Swindler ka ba? Manturugas ka ba? Hindi pa naman siguro, di ba? Oh, kung si Jacob yung mga ganun eh, na pag-ugali, kasalanan eh. Di ba? Binago ng Panginoon. Tayo pa kaya? Kaya dito naman naman eh, if God could change Jacob, then God can change me. How does God change us? Baba na ba? Na? How does God change us? Pangatlo. Page 3. There is confession. Humingi tayo ng tawad. Amen? There is confession. Sabi na sa verse number 10 to verse 27. Napakaganda dito eh. Sabi niya, he said unto him, kausap niya ng Panginoon si Jacob, what is thy name? What is thy name? And he said, Jacob. Now, yun ang sumagot siya. Jacob. Now, yung mind mo dito, tingnan niyo po. Huwag na muna yung pwede. Mamaya na yan. Okay, yung mind. Why did God ask his name? Alam niyo po? Because God wanted him to admit who he was. Now, ayaw po. Why did God ask his name? Tatanong ng Panginoon, what is your name? Ang sabi niya ganun, well, Jacob, because God wanted him to admit who he was. Kaya tingnan niyo po, sabi ko nga po sa inyo, alam niyo po, noong Bible times, yung pangalan po, mga kapatid, yan po ay description ng kanilang karakter. Parang label ba? Kaya si Jacob, ang pangalan niya po, siya po ay isang cheater, siya po ay isang the act of self-revelation, or nung sinabi na, I am Jacob, inaamin niya na siya ay mandaraya, inaamin na siya ay manipulator, kaya sabi niya na siya ay swindler. So, ito sabihin, it is a confession. Di ba? When Jacob said, my name is Jacob, it was a reminder of all the people na kanya pong sinaktan, na kanya pong sabihin natin yung mga, yung all the heartbreaks that he caused, all the problems that have been resolved, yung mga hang-up siya,
at kanyang personality. Na kaya kung sinabi niya ng pangalan mo, Jacob, at amin po itong kanyang kasalanan. Amen. Confession. Mga kapatid, ang pinakamahirap po gawin ay umamin. Di ba? Pwede, wako naman. Ikaw yun ah! Di ako yun ah! Di ba? Medyo meron na pupulyon ng air. Amen? Kasi dito po, God cannot change you unless unless you know who you are. Kaya sabi ni Jacob, sabi niya na, what is your name? My name is Jacob. So, alam niya na siya isang makasalanan. Alam niya na siya isang mandalaya. Alam niya na siya isang sumimble. Alam niya na siya isang manipulator. Alam niya na siya hindi nasasabi ng totoo. Kaya inaamin niya po, mga kapatid, na kung ano yung kanyang pangalan. It is a confession. Now today, mga kapatid, now, you were named for your greatest character witness. Pag ikaw kaya papangalanan niya, ano ba pangalan mo? Siguro, ay sabi mo, I'm love. Yan ang pangalan mo. O, para sabi mo, ako yung malaswa. O, ako yung unreliable. O, ako yung, yung mga hindi magkakatiwalaan. So, what is your name, mga kapatid? Okay, the lesson is that I will never be able to change my witness until I admit them. Alam niyo po, hindi kayo patutulungan sa kahinaan mo hindi mo inaamin. Kanina mo aaminin. Unang-una, aminin mo sa sarili mo yan. Ito ang aking kahinaan. Amen? Yung devotion ni Brother Aris kahapon. Na pag-i-coray na mama siya sa SM. Marami daw mga nandana ka doon, mga potato. Tapos meron namang susunod, mas potato. Yung mga puputi daw na babae, sabi niya. Na minsan daw, nakakakita ka na, may hindi po nakakakomit ka na ng adultery sa iyong isipan. Diba? Na-sexyhan ka. Hindi mo naman ina-appreciate lang, mga kapatid, yung God's creation. Diba? Diba? Uy, ang puti nito ang sexy. Diba? Basta sa hindi, ina-appreciate ko lang yung God's creation. Patutsot yun pa gano'n. Diba, mga kapatid? O, saan na nagyayari? Na, bakit hindi mo aminin yun ang bahagi ng iyong kahinaan? Kaya sabi ni Aris, ang gagawin yan, nakakita ka na parang pinagdadasahan mo. Isipin mo na ano yan, yung walking dead yan. O yan ay isang zombie. Na yan ay merong age. O yan, di ba? Pinapatay niya. Now, pag naiinig ka na ito, di wala na. Di ba, mga kapatid? Now, you need to admit na yan ay isa sa ating mga kailangan. Alam niyo ba ang tawag ng Panginoon niya sa Bible, youthful lust? Ang youthful lust, mga kapatid, ay applicable kahit ikaw ay sobra na ang iyong tanda. Amen? Mabuti sabihin, eh, tanda na yun si Tatay Ray ng mga kapatid. Hindi mo nakukuha sa kita dyan. And let's be the reality. Maging realistic po tayo dito. Yan po yan eh. Minsan ang katawan natin, mga kapatid, mahina, pinag-iisip natin, bata pa rin eh. Diba? So you admit that to yourself. It is a confession. Sasabihin mo ako, talaga yun ang kahinaan ko. Ang iba naman siguro ay sa sundal. Diba? Pag nakakita ng bingo, mga kapatid, nangingiling. Kaya matay ako nito, bingo na ito. Diba? O, ang iba naman, magaling yun. Amen? Ang iba naman ay ang iba naman, mga kapatid, yung mga kismoso at kismoso, talaga naman, mga kapatid, ano? Hindi mapakalilangin walang nakakwento. And those are our weaknesses, mga kapatid. So unless we admit na yan ay natin, no? First ka, admit into yourself na you are weak, na yan ang iyong mga kailangan mabago. Then secondly, admit it to God. Sabi mo, Lord. No? Alam niyo po pag sinabi mo, Panginoon, ako po ay talaga mas hindi pa siya
ang Panginoon sa iyo eh. Bakit tinatak niya eh? Diba? Oh. Eh, ano ba point nito? God won't work in my problem until I admit that I am one. Ano ba tutulungan na may problema ka? Hindi mo nga inaamin na meron kang problema. Kaya when God will come to you and admit you have a problem, ano po? Hindi na po siya masasurprise pa. Alam na ng Panginoon eh. Kilala ka na ng Panginoon. Amen? Kaya tignan niyo po, huwag na po tayo magsisihan. Minsan kasi sasabihin natin, kaya naman ako ganito kasi yung asawa ko eh. Kaya naman ako ganito kasi yung mga magulang ko. Kaya naman ako ganito kasi yung mga kamag-ano ko. Eh huwag na. Puro sisi tayo. Aminin na lang po natin. Alam niyo ba, pag sinabi mo natin pagbabago, na parang na, maybe po, it is humbling to admit a weakness. Pagpapakumbaba po eh, na tayo po ay maamin natin kayo. Amen? At huwag ka mahiya na aminin mo yung naging painahan. Huwag ka mahiya. Mas maganda pa nga, broadcast ko eh sa maraming tao. O ako ay mahilig tumingin sa mga babae, mga puti. At least nababantayan ka dahil yung broadcast ko eh. Amen? Hindi yung huwag yan, sumayan. Pagkagalita kayo ng Diyos, di ba? Yung pala ikaw ang nakberma na ganun. Nagtatago ka sa likod ng mga ganun, di ba? Amen? O di sabihin mo na, na ito ang aking kahinaan. Tulungan niyo kayo panalangin. O di at this part of it, nababantayan ka. Amen? O. Hindi yung para magkabatid na tayo may gusto magmukhang parang napakabait. Eh, mula yung umut tayo na hindi mo ba yan. Sasabihin mo sana walang yan eh, pero parang magpangit yung salita. Hindi mo ba yan? Now, how do you humble, mga kapatid, admit your weaknesses? Now, aminin mo natin. Meron pa pangalan. Ito. Phase 4, cooperation. Now, verse number 28, sabi niya, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. Amen? Pinalitan yung pangalan ng Mandaraya, pinalitan yung pangalan na magagamit, pinalitan po siya ng pangalan Israel. Alam mo? For as a prince has got power with God and with man and has prevailed. No? So, pinalitan po yung kanyang pangalan. Kaya the moment Jacob began admitting that he was and he began to cooperate with God, he changed. He began to change. Diba? Nung time na siya kumamin, siya po ay binago ng Panginoon. Kaya yung lugar na yan, sabi niya, sa verse 29, tinawag niya yung lugar na yan, Peniel, or Penuel. Nasa iba po yan, Peniel. Okay. Bakit po? Sapagkat sabi niya, ng God, asin ka, I pray thee thy day, tempting, naman natin. And Jacob called the name of the place, Peniel. For I have seen God face to face, and my life is preserved. Amen. Sa nung time na inamin ni Jacob yung kanyang kasalanan, then God changed his name. Amen? Kaya nung ako'y naligtas, yung pangalan ng mong Woods, pinaka, ginawa na po, Brother Woods. Amen? Amen? Sabi, yan ang ating Panginoon. Na kaya God, Jacob, Cain, the face-to-face with God, now all of us have to do the same, mga kapatid. Now you can run from God for the rest of your life, pero ano mangyayari sa'yo? Mapapagod ka lang. Kaya the first thing God did for Jacob, na binigyan siya ng bagong pangalan, binigyan siya ng bagong identity. Kaya yung cheater, yung supplanter, yung swindler, mga kapatid, yung group, pinalitan na po ng pangalan Israel. Ano po ang ginamit ng Israel? Prince of God. Amen? Prince of God. Na, at dito po
maging influensya po siya, naging pagpapala po siya. Ano po yung point ba dito, mga kapatid? Why did God dislocate Jacob's ring? Di ba? Nagbulusin eh. Ayun, napalihan po siya. To remind us to depend upon God's strength, not on our strength. Kasi naglalakad na po sila sa ika-ika na siya. Sa ika-ika. Alam niyo ba, mga kapatid? Yung pong pagiging papilay-pilay ni Jacob ang laging nagpapaalala sa kanya, pinilay ako ng Diyos at dahil niya sa Diyos, ako ay nakakalakad. So, kailangan sa kanya lamang ako mag-iwanan. Another point na gusto natin makita yan. Why did God? Ayaw niya, no? Okay. Isa pa po. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, kaya niya tayo ng mga. Napakarami ng tao, mga kapatid. Naalala ko ng araw, yung nanay at tatay ko, nag-iwalay po sila. Ang hindi ko lamang siguro mga tatlong buwan. Nilalaro ng nanay ko dito sa Maynila. Nag-isabera po yung tatay ko. Sabi ng nanay ko, wala na tatay mo patay na. So, lumaki po ako na gano'n ang aking maniniwala. Higit 12 years po ako, napagalaman ko, buhay yung tatay ko. Kaya depende ako sa nanay ko, punta ako sa tatay. Gawin ako ng grade 6 hanggang 4th year high school sa Isabela. Siyempre, nanay ko, dumating po siya gawin sa atin ang tawag na survival mode. Nagkaroon ng boyfriend, nagkaanak. So, marami po ako mga kapatid sa ama at sa ina. 1980, na-shape ako. Doon ko nang kita sabi ko, Lord, sana po yung mga magulang ng mga nakakilala na sa inyo, hindi dapat sana kami ganito. Hindi ko rin po alam bakit ako ginawa ng Panginoon ng pastor. Dahil siguro may purpose po siya. At dito po sa church nito, alam ko hindi lang po ako nakaralan sa inyo. Marami din tayo dito, may broken families. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nagma-Mother's Day, umiiyak yung mga kabataan natin, wala yung nanay. Dahil nag-iwalay sila. Pag Father's Day naman, umiiyak naman yung mga wala yung tatay nila. Kaya ang prayer ko lang yung Lord, use me, Lord. Gawin mo po akong tatay sa mga member ng Bible Baptist Church ng Malinaw na wala silang tatay. Gawin mo rin akong nanay sa mga walang nanay ng member ng aking church. Mahirap po ang mabutin. Every time po na naiisip ko, naalala ko yan, napapahinto po. Kaya ang goal ko po ngayon, mga kapatid, ilapit ang bawat tao ang maging kilala ko sa Panginoon. Dahil alam ko po, magiging malakas ang bawat pamilya kapag si Kristo ang namumunong niyaan. Amen? Natutunan ko po ang bago dahil sa biyaya ng Diyos. Na at pwede tayong magbago na. Kung si Jacob po, mga kapatid, nabago din. Amen? Inano niya, nag-confess po siya. Kaya it's not too late. God can change you in me. Marami pa rin po mga layers sa akin na dapat patuloy. Pero ang nalagyan, nasasabi ko na bago na ng Panginoon sa akin. Pinatawad niya ako sa aking kasalanan. Tinanggap ko siya sa aking puso.
binigyan niya ako ng katiyakan ng Diyarong Brother, apat lang po yun. Yung unang po, yung mga krisis. Kaya natin nararanasan yan, medyo gusto ng Panginoon kunin ang ating atensyon. Amen? Pangalawa, no? Meron tayo nagkaroon ng commitment. Tulungan natin ang ating sarili na magbago. Amen? Pangatlo, confession. Aminin natin, tayo mahina. Aminin natin ang ating mga kailangan. Aminin natin na hindi natin kaya pagtagumpayan yan. Pero sa biyaya ng Diyos, tutulungan niya tayo. At yung pang-apat nga, you cooperate. Let God change you. Allow Him to change you, mga batid. Nalagyan mo po ng pumang ang Diyos sa iyong buhay. Na marami tayo ay namuhay lang po na malayo sa Diyos. Now it is now about time na let us give God a chance sa ating mga buhay. Nagamatid, ito po ang challenge sa inyo. Bigyan niyo ng pagkakataon ng Panginoon sa inyong buhay, hindi niyo po pagsisisiyan. Kailan man po, 1980, 2014 na po ngayon, I never regret that I accepted the Lord Jesus Christ to come into my heart. Hindi rin po ako nagsisisi, tinalipuran ko po ang kasalanan ko ng araw. Marami po ng mga kaibigan ko ng araw, ang iba po ay nasa kulungan na, ang iba ay namatay na, nasa impyerno na po. Kaya ayaw ko na po, mangyari po po yan niya sa biyaya ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naririto, nakakalam mo na ikaw ay magpapunan sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya. Sabi mo, Panginoon, matawarin po. Kailangan ko po na pagpapano sa aking buhay. Hindi ko po kaya. Aminin po natin na hindi natin kaya. Pero ang pangako man ng Panginoon, ha? Doon lamang siya makakagawa sa ating buhay kapag inamin na natin na tayo nagkakamali. Na meron tayo pang meron. Amen? Tayo po natin ito. Close time. Kapagpala ng Diyos, kami nga po ay patuloy na malapit sa ibubunungan ng Diyos sa oras na ito. Lord, just pray na ang banal na Espiritu po ang kumilos sa amin pong kalaginan. Na ipakita po sa amin ang banal na Espiritu kung paano po Panginoon kami nakikita sa mga oras na ito. Kung meron man po kami mga lihim na kasalanan, naway sa oras na ito, amin pong aminin yan sa inyong harapan. Aminin namin sa alis sa sarili na kami po'y mahina. At aminin namin sa inyo, Panginoon, na hindi namin kaya magpapa. Kaya, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang siyang mag-usap ng malinaw sa bawat isa. At dito nga po sa altar, Panginoon, kami po ay lumapit. Manalangin sa inyo. At dito po rin sa altar na ito, kami nga ay lumingin na katapapan. Sabi mo nga, Panginoon, ang sino man ang lumapit sa inyo, kailan man hindi mo po itatapon. Kaya alam namin, Panginoon, na naman po, ang aming mga gawa, kapag ito ay aming ilalapit sa inyo, kami, Panginoon, ay po patatawa. Tatanggap, aariin ka na at ipipilang na isa sa inyo pong pamilya. Kaya, Panginoon, manyaya, ikaw, Panginoon, at siya mo, at mag-usap. Ito po, Panginoon, ay aming inin sa pangalan ni Jesus. Aman lang kami, Panginoon. How can I change my life? The God sometimes uses crisis. Nagkakaroon po tayo ng crisis because God wants our attention. Commitment. Confession. Cooperation. Kaya kung ikaw, nausap ng Panginoon ngayon, would you come to the altar right now? Hindi ka dito. Hindi.
Manin ka sa Panginoon, makipag-usap ka sa kanya. Alam mo ka, di ba Panginoon? Siguro ito na po ang araw na hanggang dito na lang ako. Ito na ang aking buhay. Sumuk na ako sa iyo. Marami na pong naranasan ako. Problema, sumuk, pagpapalo. I think now it's about time that I need to really come to you and allow you to change my life. Make a commitment to God. Lord, pag-iiling ko na po kita. Magbibigay ako ng panahon para sa iyo. Halika dito. Make a commitment for any confession you want. Ask God for forgiveness. Meron ka ba gusto isubok sa Panginoon? Marahil yan po isang bisyo. Isang gawain na alam mo hindi mo dapat ginagawa. Hindi ka rito sa harapan. Sabi mo, Panginoon, sinusubok ko na po sa inyo. Sinusubok sa akin ito. At ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa pangalan ni Jesus.